Isang mapagpalang araw po sa inyo. Wala na pong intro-intro. Rekta na po tayo sa kwento. Alas 9 ng gabi, kakatapos lang namin mag-inuman ng mga pinsan ng kasintahan kong ito. Kaarawan niya nung araw na ito. At bumiyahe pa ako ng 2 oras papunta sa probinsya nila. Tawagin po nating Ana itong kasintahan ko. Hindi niya tunay na pangalan. Nagkakilala kami ni Ana nung nag-aaral pa lang kami sa kolehiyo. At nung gumraduate ito, ay nagtrabaho ito sa syudad, malapit sa lugar na kung saan ako lumaki at nakatira. Mahigit 2 taon kaming magkasintahan nung time na to, at hindi boto yung tatay ni Ana sa akin. Kaya nung gabing iyon, ay uuwi talaga ako. Meron naman akong motor at kaya ko pa namang bumiyahe nang dahil kinokontrol ko din naman ang pag-inom ng alak. Yung mga pinsan at ilang tiyahin ni Ana ang naging malapit sa akin nung time na to. Pinagsabihan pa nga ako ng isang tiyahin niya na doon na lang daw ako matulog. Subalit, nahihiya ako nang dahil yung tatay ni Ana baka magalit. At isa pa, hindi siya boto sa akin. Pinakita ko rin naman sa kanila na kaya ko pang bumiyahe. At yun nga, maya-maya lang ay umalis na ako sa bahay nila. Wala sa isip ko noong gabing ito na makakaranas ako ng kababalagan. Masaya pa nga ako nang dahil kahit papaano ay pinapakita ko sa mga magulang ni Ana na karapat dapat ako sa anak nila. Mahigit 1 oras na ang binyahe ko noon nang marating ko itong isang bayan. Sa bayan na ito ay merong 2 daan at kahit saan man ako dadaan sa 2 ito ay mararating ko din naman ang syudad. Pero yung madalas na dinadaanan ko ay yung highway na dire-diretso. Subalit nung gabing iyon ay lumiko ako si 1 daan at naisipan ko na doon na lang kasi medyo maaga pa naman. Pero para sa mga taga-probinsya, yung 9:00 ay parang madaling araw na. Wala ka nang makikitang tao sa daan. Pero ako, laking syudad at minsan natutulog ng 1:00 ng madaling araw. Kaya para sa akin maaga pa naman nung time na yon. Kaya doon ko naisipang dumaan. At isa pa, walang traffic doon kapag malapit na ako sa syudad. Bumabiyahe ako noon papasok sa 1 baryo. Madadaanan talaga ito. Ang problema lang sa lugar na iyon ay wala talagang street light. Yung magkabilang daan naman ay merong mga nagtataasang talahib. Sementado naman ang daan, subalit sobrang dilim nga lang kapag pinatay ko ang ilaw ng aking motorsiklo. Pinaglaruan ko pa nga noon ang ilaw ng aking motor. Maliban dito, ay may mga naririnig na talaga akong mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Pero hindi ko na ito inisip kasi nung time na to ay hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalagan. Sa isip ko noon, gawa-gawa lang ng tao yung tungkol sa mga ito para takutin yung mga bata. Habang bumabiyahe ako, nagulat ako na parang bumigat yung motorsiklo. Yung tipong kahit anong pihit sa gas ng motor ay napakahina ng takbo nito. Yun bang parang may nakasakay? Patingin-tingin ako noon sa salamin ng motor. Baka kasi meron ngang tao sa likod ko. At unti-unti akong kinabahan. At sabi ko, wala namang problema sa motor. Hindi naman namamatay. Dinig na dinig ko pa na parang nahihirapan yung motor nang dahil malaki yung butas ng tambutso. Hanggang sa may nakita akong 1 poste sa di kalayuan. Merong ilaw doon. Ito ang tanging ilaw na nakita ko doon. Kuminto ako doon. Pinatay ko ang motor at pinaandar. At nung piniga ko ang gas,
wala namang problema. Hindi nagtagal ay pinagpatuloy ko ang biyahe. Takang-taka talaga ako noon at malapit na ako noon sa labasan at natatanaw ko na ang highway at nakikita ko na merong mga sasakyan na napapadaan doon. Subalit nagulat na lang ako sa di kalayuan na merong tumawid. Nahagip ito ng ilaw ng motor ko. Hindi ako lasing. Hindi talaga ako nagkakamali na yung nakita kong iyon ay isang malaking aso. Gumewang-gewang noon ang motor ko nang dahil nagulat ako at natakot. Subalit mas pinaharurot ko pa ito. Hindi lang ito ang nakita ko. At nung nalampasan ko ang bahagi na kung saan tumawid ang malaking aso na iyon, ay nawala na lang bigla. Hanggang sa nakakita ako ng ali na parang nakatuwad sa gilid ng kawayanan. Yung kilabot na nararamdaman ko noon ay hindi ko maipaliwanag. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Parang nananaginip ako ng gising. At nung narating ko na ang highway, may nakita akong maliit na tiyangge sa kabila. Tumawid ako doon kasi may mga nakikita rin akong nakaparadang motorsiklo doon at nagkakape yung mga driver. Tumambay muna ako doon sa tiyangge. Bumili din ako ng kape at yosi. Nanginginig noon yung mga kamay ko at napansin ito ng tindera. Hanggang sa nagtanong ito, "Iyo, namumutla ka. Ayos ka lang ba?" Tanong niya. Tinignan ko ang sarili ko sa maliit at bilog na salamin na nakasabit sa harap ng tiyangge. Hindi ako makapaniwala na maputla nga ako noong sandaling iyon. Hindi ako makapaniwala na parang pumuti talaga ako. Pinaupo ako ng alis sa gilid ng tiyangge. Nag-aalala ito. Nagtanong ito kung ano ang nangyari. At dito ko na kinuwento yung mga nasaksihan ko bago pa ako makarating doon sa highway. Yung dalawang lalaki naman na nagkakape doon ay doon din pala dumaan sa dinaanan ko. Nagsabi pa nga yung isa na sa susunod ay hindi na daw siya dadaan doon ng gabi kasi nakakakilabot. Mabuti nga lang sa kanila, tunog lang ang narinig nila. Hindi tulad ko, dalawa talaga ang nakita ko. At sabi naman ng ali na nakatira doon mismo sa gilid ng highway na iyon. Marami daw talagang nagpapakita doon sa dinaanan namin. Kaya nga wala ka nang makikitang tao sa daan. Pero hindi naman daw gabi-gabi ang pagpapakita doon. Kumbaga, nagkataon lang daw na nagsilabasan sila. May binanggit siyang isang pangalan ng baryo. Pero yung baryo daw na ito ay wala na doon nung time na yon. Hindi ko lang matandaan yung eksaktong sinabi niya at kung ano yung nangyari sa baryo na iyon. Basta yung mga nakatira daw doon ay mga aswang. Ayon daw sa mga matatanda, hindi pa daw siya pinapanganak ay naririnig na niya ang mga kwento doon. Pero ayon din sa kanya, nagkaroon lang siya ng asawa at mga anak. Ni minsan, wala siyang karanasan sa lugar na iyon. Puro kwento lamang. Dagdag pa niya, nagkataon lang talaga na ako yung napakitaan. Kaya daw walang masyadong napapadaan doon tuwing gabi. Ito din kasi ang unang beses na bumiyahe ako ng gabi, sa totoo lang. Pero paminsan-minsan ay dumadaan din naman ako doon. Yun nga lang, may araw pa. Sabi pa nga ng isang lalaki na nagkakape doon, yung narinig daw nilang tunog na ek-ek, malakas daw yun. At muntik pa nga daw siyang matumba nang dahil sa bilis ng pagpapatakbo nila. Maya-maya lang ay umuwi na ako. At sa pagdating ko naman sa bahay, ay tumawag ako kay Ana. Sinabi ko sa kanyang tungkol sa karanasan kong ito.
Pinagalitan niya ako at sinabi pa niya ito sa lola niya. Nagulat din ako na pati yung lola niya ay pamilyar sa mga kwento tungkol sa lugar na dinaanan ko. Kung sa bagay, pati nga sa amin, may naririnig din kaming mga kwento tungkol doon. Yung akala kong kwento-kwento lang ay naranasan ko na talaga. Magmula sa gabing iyon ay hindi na talaga ako dumaan doon kahit may araw pa. Natakot talaga ako noon pero ewan ko lang ngayon kung meron pa bang pagpaparamdam doon kasi 15 taon na ang nakakalipas. Siya nga po pala, hindi kami nagkatuluyan ni Ana. Maraming salamat sa paglaan ng oras sa kwento kong ito.